Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu, kaya't lihim nilang sinulsulan ang isang lalaki na nagsasabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na udyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain itong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel." Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral, ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian, ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan, sa utos mong mapangakit ako na may mag-aaral. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin, sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid sa pananampalataya at Happy Easter. Patuloy po tayong nagdiriwang ng kapistahan ng muling pagkabuhay. Ito po ang nagbibiglay sigla sa atin sapagkat ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya at pananalig sa ating Poong may kapal na nabuhay na maguli, si Kristo Jesus. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pagbasa sa araw na ito, yung Ebanghelyo, at paano po natin uunawain ang mensahe ng Panginoon. Alam po ninyo, naalala ko pa nung ako'y nasa grade school pa, na marami pong pinamimigay noon sa eskwelahan namin na mga libreng cheese galing po sa Amerika at saka libreng powder, yung milk powder. Oh, ang tawag nga doon eh, ano, cream ba yan tawag doon? Anyway, pagka po may nagsabi, "Ay, Rika, namimigay na naman ika ng libreng
cheese at saka powdered milk. Takbuhan kami at saka pila kami, ang kapal ng pila. Pero naghihintay kami sapagkat ang lalaki po niyan, parang, yung bang parang bricks, hollow blocks na halos kalaki ng ganun ang pinamimigay nila. Kung pumipila po kami, ang dami pong pumipila dyan. Basta meron pong namimigay ng cheese at saka powdered milk. Nabanggit ko yan sapagkat ang ebanghelyo po dito ay dinudumog si Jesus. Sinusundan nila si Jesus. At ang sabi nga nila, hinahanap ka namin, Jesus. Hinahanap ka namin, Guro. Ngayon, ang Panginoon hindi nagpapaligoy-ligoy pa. Ang sinabi ng Panginoon, hinahanap ninyo ako sapagkat kumain kayo ng tinapay, nabusog kayo. Ano pa ang background nito? Kasi natulong ago, ang Panginoon Diyos, sa katawan ng Panginoong Jesucristo, nag-multiplication of loaves and fish. So, marami ang nakinabang, maraming nabusog. In fact, gusto nilang gawing hari si Jesus para hindi na sila magtatrabaho, kakain na lang. Ngayon, ito po yung mga tao na naghahanap kay Jesus, dinudumog si Jesus, at sabi nga ni Jesus, hinahanap ninyo ako sapagkat gusto na naman ninyo na kumain ng tinapay, isda, libre. So, ano po ang mensahe dito sa atin? Lahat po tayo, mga Katoliko, lahat tayo, mga Kristiyano, nananalangin po tayo, nagdidebusyon tayo, nananampalataya tayo. Ang tanong, ito po bang ating pagdidebusyon na ito o spirituality na ito ay merong ibang layunin na material, pang selfish? Kasi ito pong mga tao sa Ebanghelyo, kaya sila naghahanap kay Jesus dahil sa kanila sarili, selfish reasons. Kung tayo man po ay maghahanap sa Panginoon Diyos, ay ito ay sapagkat Siya ang Diyos at Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig. Siya ang pinagmumulan lahat ng awa at Siya ay dapat pasalamatan, sambahin at sundin sapagkat Siya ay Diyos. At kung tayo man ay binibiyayaan ng Panginoon Diyos, yan ay nasa Kanya na. Ang atin, una ay sambahin Siya, pasalamatan Siya, at sumunod sa Kanyang kalooban. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. Kaya, mabuti na lamang at pinaalalahanan sila ng Panginoon at ngayon tayo din ang pinaalalahan ng Panginoon, hanapin ninyo yung tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ito nga po, sa ating panahon, ang tinutukoy ng Panginoon ay ang banal na Eukaristiya na Siyang nagsabi, ang sino mang kumain ng tinapay na ito na galing sa langit, kahit mamatay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, tanggapin natin si Kristo sa banal na Eukaristiya bilang pagkain ng ating kaluluwa, bilang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At pangalawa, ayon din sa ating Panginoon, ang tunay na sumusunod sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, ang gumagawa ng ikinalulugod ng Diyos, ang tanggapin si Jesus, ang makinig sa Kanya, ang sundin ang Kanyang kalooban at mamuhay ayon sa Kanyang mabuting halimbawa. Mga kapatid, panahon ng muling pagkabuhay. Hari nawa, magsimula muli tayo ng panibagong buhay kay Kristo Jesus. Amen. But I wish they were mine. We could only
were all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. He was loving us. And you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time. Thank you.